Yung ulam na lulutuin natin ngayon ay combination ng protein and vegetables. Tawagin natin ito na cabbage and beef stir fry. Dito sa ating video, ituturo ko sa inyo kung paano maging moist and soft yung ating beef. Kaya samahan mo ko sa aking pagluluto para matutunan mo kung paano. Tara, luto na tayo! Ihanda na muna natin yung mga gagamitin natin para mamaya dire-diretso na tayo. Itong repolyo, hihiwain lang natin yan ng medyo manipis na pahaba. Tapos, paghiwa-hiwalayin nyo na yan para mas madali na siyang maluto mamaya. Maglalagay na rin tayo ng kaunting carrots. Hiwain nyo lang yan ng maninipis na pahaba. Itong bawang naman, imimince natin. Tapos, maglalagay rin tayo dito ng leeks. Hindi ko na nga lang naipakita sa video. Pero hiwain nyo yan ng 1.5 to 2 inches yung haba. At para naman sa baka natin, gumamit ako dito ng sirloin. Ito yung ginamit ko kasi mas madali itong lutuin at saka mas malambot. Yung ginawa kong paghiwa dito, pahaba na medyo manipis. Pero kung gusto nyo na mas marami yung serving portions, pwede nyo pa yan nipisan. So pagkatapos nyan, lalagyan na natin to ng seasonings at imamarinate natin. Ayan, nilagyan ko na dyan ng toyo. Ito naman dark soy sauce. Tapos, pinch of salt and freshly ground black pepper. At para may konting depth yung lasa ng karne natin, maglalagay tayo ng kaunting asukal. Tapos, a little bit of water. So after nyan, hahaluin natin yan ng maigi. Masamasahiin nyo yan para ma-absorb ng ating karne yung mga pampalasang inilagay natin. At habang ginagawa natin yan mga kaminang, kung gusto mo na lagi kang updated o mauna sa mga recipes and videos na i-upload natin, pag nakita mo yung subscribe button at notification bell, i-click mo yan para ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong uploads. I-follow mo na rin ang Minang's Kitchen sa Facebook, IG, at sa iba pang social media platforms. Ganyan. Yan yung dapat na ma-achieve natin. Next na ilalagay natin itong ating baking soda. Ito yung isa sa mga sekreto kung bakit malambot yung karne natin. Tapos maglalagay tayo ng kaunting cornstarch. Haluin natin yan ng maigi hanggang makoat natin yung karne. After natin yan mahalo, lalagyan natin ng cooking oil. Tapos haluin lang ulit natin, then rest natin muna yan for 5 minutes. After nyan, pwede na natin yan i-stir fry. So yung gagamitin nating apoy dito dapat medium-high flame. Painitin muna natin yung kawali bago natin lagyan ng mantika. Siguraduhin nyo lang na mainit na yung mantika nyo bago nyo ilagay yung beef. Kapag nailagay nyo na yung mga karne, pag-iwahiwalayin nyo. Then let it sit for 1 to 2 minutes. Huwag nyo muna yan gagalawin. After that, balibaligtarin nyo yan at lutuin nyo yan for 3 to 5 minutes. Dapat ganun lang siya kabilis para hindi tumigas yung karne natin. After nyan, tanggalin nyo na agad yan sa kawali, tapos itabi. Isusunod na nating iluto yung ating mga gulay, pero hinaan nyo ng kaunti yung ating apoy. Unahin natin itong ating carrots at yung white part ng ating leeks. Stir fry nyo yan ng mga around 30 seconds to 1 minute, then ihulog nyo na agad yung ating minced garlic. Kapag lumabas na yung aroma ng garlic natin, ilagay nyo na agad yung ating cabbage. Haluin muna natin yan for 30 seconds to 1 minute, tapos lalagyan natin yan ng seasonings. Maglalagay tayo ng toyo, rice wine, at konting sugar. Haluin at lutuin nyo yan for 2 to 3 minutes. Ngayon, tikman ninyo. At kung sa tingin ninyo kulang pa sa inyo yung lasa, at saka kayo mag-add ng salt and pepper. So, pagkatapos nyan, ilagay na natin yung beef at saka yung green part ng ating leeks. So, konting halo-halo lang yan, mga 30 seconds to 1 minute.
Pwede na natin yan hanguin at iserve na natin to agad. Ang sarap naman. Nakakagutom, di ba? Sana ay nagustuhan nyo itong ating niluto ngayon. Kaya huwag mong kalimutan ang mag-follow, mag-subscribe, like, comment, at i-share itong ating video. Okay, kain na!